Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyong lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung health benefits ng Yakult at ano yung mga kailangan nyong malaman. Ito ba'y masamang inumin ng araw-araw? At ilang botelya lang ang pwede nyong inumin sa isang araw? Ano kaya mga posibleng masamang epekto nito sa pag-inom ng maramihan na Yakult? Alam nyo po, nung ako'y pumunta sa supermarket, nakabili po ako ng ganito, no? So, ang isang pakete, napansin ko, lima. Eh, yung apo ko, minsan, nakita ko, pumupunta na lang sa rep, kumukuha na lang at inom ng inom. Aba, kayang umubos yata ng limang ganito sa isang upuan, eh. And I'm sure marami sa inyong ganyan, yung mga anak nyo o kaya apo nyo na umiinom ng ganito. So, pag-usapan natin, maganda ba kung inumin to araw-araw? Meron bang masamang epekto to sa bata o matanda? At ano naman yung benepisyo? So may magandang nadudulot yan, ano yun? So ito, palagi ko sinasabi, palagi na importante malaman natin yung history. Ang nakatuklas nito ay si Dr. Minoru Shirota. Siya ang kauna-unahang scientist na successfully na culture niya at napalakas niya ang isang specific type of bacteria. At since siyang kauna-unahan, ipinangalan sa kanya itong bakterya na to, kaya madalas natin marinig yung Shirota strain. Hindi strength, ha? Hindi lakas, kundi strain. Ano yun? Ang Yakult ay gawa yan sa skim milk or non-fat milk. At ito'y ferment. Pag sinabing ferment ay parang binuro mo pagkatapos gumamit ng bakterya. Pag ang beer, binuro mo, ang ginagamit mo, yeast. Ito, bakterya. At ang tawag doon sa bakterya na yun ay yung mga probiotic bakterya. Ang laman niyan ay yung tinatawag na Lactobacillus casei strain. Pero dinagdag yung pangalan na Shirota dahil siya ang nakatuklas nito. So 1930, nung naumpisa niya na pag-aralan to, at nung 1935, lumabas na yung tinatawag na Yakult. So fermented dairy beverage na original po ito sa bansang Japan, 1935 nung lumabas. Nung unang labas ng Yakult, ganito po ang itsura ng botelya niyan. Hindi po sexy. Medyo, kung matitingnan nyo naman, makikita nyo, parang, di ba pang nagbuburo kayo ng ano bang achara, halimbawa, yung mga kung ano-ano, di ba ganyan dati yung mga botelya? So, ganyan po ang itsura dati ng Yakult noong 1935. Hanggang sa naging ganito na na-sexy na maliit. Kung mapapansin nyo, ang sarap-sarap ng Yakult, ba't hindi kaya gawin niya kasing laki ng isang baso? Aba, may dahilan po yan. At yan ang ipapaliwanag ko. Ngayon, mahalaga malaman muna natin ano ibig sabihin ng probiotics, kasi madalas natin marinig prebiotics, probiotics. Basta pag sinabing probiotics, ang tinutukoy natin yung live bacteria, healthy bacteria. Madalas natin marinig yung good bacteria. Ito po yun, probiotics. So probiotics are healthy bacteria na nag-a-occur inside sa body natin naturally. Ngayon, yung mga probiotics na pagkain o inumin, ito kagaya ng Yakult, inumin yan. Sa mga pagkain, halimbawa dyan, yung mga yogurt, at mamaya, papakita ko sa inyo yung ibang probiotics. Anong benefits ng pagkain ng mga pagkain o inumin na may tinatawag na probiotics? May taglay po itong beneficial live bacteria na nagsusurvive inside the body natin even during digestion process. At ito ay nabubuhay sa tinatawag na gut or doon sa ating intestine. Tumutulong ito para mapalakas ang ating immune system at mapaganda ang ating panunaw o digestion. So yan ang pinaka-main na trabaho ng probiotics. So kung ang tanong, anong advantage o anong health benefits ng pag-inom ng mga probiotics tulad na itong Yakult? Inaayos niya yung digestion at yung inyong immune system ay pinapalakas. So kung ganun pala, Doc, ano yung mga pwede kong kainin? Ayokong bumili ng Yakult. Ano pwede kong kainin? So, pwede kang kumain ng yogurt, itong tinatawag na kombucha, sauerkraut, and kimchi. I'm sure alam nyo na yung yogurt. May nabibili naman niya sa supermarket na nakalagay sa cup, di ba? So, yogurt at yung kombucha naman po ay parang green tea.
parang tiyan na binuro mo. Then yung sauerkraut naman ay cabbage, repolyo. Ganon din naman din ang kimchi, di ho ba? So ang kimchi ang sarap, di ba? Spicy, pero may probiotics yan na maganda yan for our digestion and immune system. Ngayon, kung mapapansin nyo, nabanggit ko kanina na ang isang bote ng Yakult, napakaliit, di ho ba? Ang tamang bilang lang yan ay 65 ml. Okay? 65 ml ang dami niyan. At yung 65 ml na yan, ang laman na asukal niyan ay 10 grams. Ang bawat tao po, allowed po tayo hanggang 20 to 25 grams of sugar. So, ang suggestion ng pag-inom ng Yakult ay 1 to 2 bottles lang per day kasi pag uminom ka ng dalawa, more or less nasa 20 grams na ng inyong ininom ay sugar. So, ano ibig sabihin nun? So, kung kayo pala ay diabetic, halimbawa, at mataas ang sugar nyo, maski na isang bote, maaring magpataas lalo ng inyong sugar. Yan ang danger dyan. Ngayon, kung ang isang bata naman, iinom ng isang bote, walang problema. Dalawang bote, walang problema. Pero higit pa doon, ay maaaring tumaas ng blood sugar, lalo na kung may mga lahi ng diabetes sa pamilya. So, ano yung nutritional content naman ng isang boteng Yakult? Ang isang boteng Yakult, magbibigay sa inyo ng 50 calories na energy, protein 0.8, kung makikita nyo sa fat, halos wala, 0.1, dahil ang ginamit dito ay non-fat milk. Saturated fat, ganun din. Yung carbohydrates, yan po yung sugar, 11.5. At ang sodium or salt is 10 milligrams. So, mababa naman kung tutusin. Pero yung sa sugar content, tingnan nyo yung carbohydrates, 11.5. Kasi ang sabi doon, it average mga 10 grams. So, kung uminom ka ng dalawang Yakult, kung ang isang bote, 11.5, that is equivalent to 20 to 23 grams na. Masyadong mataas na yan, paglalampas pa tayo dyan. Ang, according to mismong website ng Yakult, ang pag-inom daw, rinirecommend nila, isa hanggang dalawa lang. Yan mismo ay galing po sa kanilang website. How many bottles of Yakult are recommended per day? Ang recommendation, 1 to 2 bottles daily as part of your regular diet. With or without meal, any time of the day, pwedeng inumin naman yan. And nung binasa ko yung kanyang sugar content, ang sabi nila, I have to watch my sugar intake. May nagtanong. Ang sabi ng Yakult, may 2.7 o more or less 3 ounces of Yakult ay magkakaroon ka ng 10 grams of sugar. So, ang nilalagay dito, pag diabetic kayo, make sure to consult your doctor on how or what's the best appropriate na paggamit ng Yakult. Okay? Tandaan nyo po. So, anong ingredients ng Yakult? Ang ingredients po ng Yakult, may tubig, may asukal, non-fat milk, skim milk, glucose, natural flavor, pero ang pinaka main ingredients po nito ay yung tinatawag na parasite na lactobacillus. So, tandaan nyo. Ngayon, dahil dito, maraming tao na nagsabi na ang taas pala sugar content. So, naglabas sila ngayon ng tinatawag na light, yung kulay asul. Yun naman yung light. So, ang difference ng light, mas mababa ang sugar content. Ang tamis niya nang galing daw sa stevia, okay? So, Reb A or stevia extract ang pinanggalingan nun. So, pag tinanong ano difference sa lasa, halos hindi mo na malalasahan, hindi na magbabago yung lasa, so pwede kayong mag-light kung tutuusin. And ang palaging tinatanong, Doc, masama ba itong inumin? May mga tao na maaring sensitive na magkaroon ng pakiramdam na bloated sila pag uminom sila ng Yakult. So, ito. Yung Yakult na probiotic, number one, rinirestore niya ang balance ng inyong stomach. So, yung stomach niyo, intestine, yung good bacteria, bad bacteria, binabalance na yan para maganda digestion at ma-improve ang immune system. So, with the ingredients na taglay na ito na water, skim milk, sugar, natural flavors, and 6.5 billion of lactobacillus, casein strain sirota. Yan ang pinaka-main na ingredients niya na nagbibigay ng health benefit sa atin. So, nakakatakot yung sinasabi nilang fairly high amount of sugar. Dahil kung bibigyan po kayo ng dalawa, na lampas sa dalawa nito, maaaring makasama po sa inyo kung kayo may diabetes, pwede maghantong sa pag-gain ng bigat or ng timbang, pwedeng mapalala heart disease nyo kung overweight na, at may chance na magkaroon ng cancer base sa isang article na lumabas. So, Yakult comes from isang issue dito, yung processing nila.
may mga nagsasabi na nag-undergo daw to ng ultraheat. So itong ultraheat na to, tapos nakapack pa daw yan sa plastic bottle, eh minsan nagkakaroon daw ng issue. So ano yung mga issue na yan? Yung ultraheat treatment, eh pwedeng napapababa daw nito yung nutritional content ng milk, yung mismong protina ng milk, napapababa nito. At may isang studies na pwede mag-lead to autoimmune disorder. Ito yung mga maramihan ng ininom na may mga pasyente kasi ako narinig yung apo nila. 10 iniinom, kaya daw. Sobrang dami na po yun. So, ang purpose na itong aking sinasabi, sana kung may nanonood ngayon ng mga nanay o lola na kadalasan silang kasama ng anak o apo, make sure palimitahan nyo lang ang pag-inom niyan. Wag panay-panay. Though masarap kasi ang lasa, di ho ba? May mga research na lumabas na much research has been dedicated around the topic of plastics. Yung ginagamit na plastic, nagli-lynch daw to the food. Na ito raw ay maaring harmful daw sa mga reproductive and endocrine system, hormonal, no? Yung hormonal balance ng tao. So possible a risk of having some form of cancer. But ito ay thoroughly pinag-aaralan pa. Okay. Ngayon, pagtatanungin ako, Doc, di safe ba uminom? Safe naman, in moderation. What is moderation? 1 to 2. Pero I suggest, 1 lang muna. Huwag na masyadong lalampas pa doon. Dahil doon sa lactobacillus na makukuha nyo sa 1 bottle is good enough na yon para mabigyan na kayo ng protection. So, what are the possible side effects? So, ang side effects nangyayari kung merong mga taong sensitive sa gatas, o kaya may diabetes, tumataas ang sugar, and some people, maaaring maka-experience na bumagsak pa instead na gumanda, lalo pang humina ang immunity pag masyadong marami ininom. Kasi ang mataas na sugar content, nagpapabagsak ng immunity ng isang tao. Yung iba naman, nauseated, nagsusuka, okay, na nagbabamit. Meron mga iba naman na nagkakaroon ng issue sa stomach at digestive system at bloating, yung parang may kabag ka palagi. Possible short-term side effects naman ay yung biglaan pagtaas ng blood sugar. So kung hindi ka umiinom nito at first time mong iinom, nagkataon naman na parami inom mo, nasarapan ka, pwedeng biglang tumaas ang inyong blood sugar. So ingat po kayo ha, lalo na yung mga diabetic patient. Ano pa yung possible long-term side effects naman sa sobrang pag-inom? Yung nabanggit kong autoimmune disease, obesity, type 2 diabetes, heart disease, and cancer. So yun yung mga dapat natin bantayan. People who are lactose intolerant, yung mga tao na sensitive sa lactose, na which is the main sugar of mga gatas, o kaya may allergy sa gatas, should avoid taking this product kung kayo po'y may mga ganyan. But according na naman sa Yakult, hindi raw ito nagkukos ng lactose intolerance na grabe. So yung suggestion, if you can drink one bottle at hindi naman kayo nagkaroon ng parang nadudumi palagi, ipot-ipot ang dumi, basa-basa, eh wala naman tayong dapat intindihin. So, I hope nakashare po ako sa inyo ng tips pagdating po sa i-minimize natin, do maganda ang probiotics, maraming probiotics na maaaring walang sugar content. Ako mismo, nagpo-probiotics ako, but ang tinitake ko yung tinatawag na BioPro. Ang BioPro is, yung BioPro po is a powder na probiotics po yun. So powder yun, kinakat ko lang yung sachet, then dinediretso ko na sa bibig ko yung BioPro. Yan ang ina-advise ko sa mga pasyente ko. So maganda din ang nagiging effect sa pasyente. Yun naman, ang laman nun is more on probiotics na may yogurt. So maganda rin yun. So twice a day ko lang binibigay sa pasyente, usually on an empty stomach, maganda rin ang nagiging effect. Okay? So I hope makatulong po itong paliwanag ko at bantayan niyo yung mga anak niyo. Baka naman dumudukot sa refrigerator yan. Sige na sige na at hindi nyo namamalayan. Okay? So kung mga iba sa inyo hindi pa nakasubscribe, huwag nyo kalimutan. Gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe, click nyo po yung notification bell. Huwag kalimutan mag-thumbs up at yung iHeart GSK ilagay nyo po dyan sa comment box. Okay? As a sign of your love and support dito sa ating channel. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. Siyempre, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!